to present my last will and testament to my children and grandchildren, thereby ensuring they are apprised of my final wishes. Bitawan mo! Bakit sabi ko? Agosto 2023, lumabas ang desisyon ng Korte sa Bacolod na pinapayagan ang probate proceeding. Natanggalan ng mana ang 4 sa 6 na anak ng isang bilyonaryong may-ari ng pinakamalaking bus fleet sa Asia. Pwede ba ito? Yes, yes. Actually, the only way na pwedeng ma-question yung disinheritance is, unang-una, questionin mo yung validity ng will o huling habiling. Siya si Attorney Myra Rivera Caroy, isang private litigation attorney at kilala rin sa social media na Attorney Maymay. Ang will, pwede yung ma-invalidate kapag naipakita na yung mga formalities, solemnities na nakalagay sa batas para maging valid ito, hindi nasunod. Sa mga ganitong sitwasyon, ano ba ang habol ng isang anak kung hindi siya pamamanahan ng yaman ng kanyang mga magulang? Ano ang karapatan mo sa ari-arian ng iyong mga magulang? Here's what you need to know. Teka, paano Katian ba ang gusto ninyo? Katian? O kaya ako magkunwari, Tirso? Sigurado ako tuwang-tuwa ka dahil sa'yo mapupunta tong bahay na to. Why are we doing this? My father's still alive. Isn't it so disrespectful? Habang buhay pa ang magulang, malaya siya na gawin ang nanaisin niya sa kanyang mga ari-arian. It is only upon death ng magulang na magkakaroon ng karapatang magmana sa maiiwang ari-arian ang mga anak. Yes, no? Kapag ang isang magulang ay namatay na, hindi automatiko na mapupunta sa kanyang mga anak ang properties niya bilang tagapagmana. Unang-una sa lahat, kailangan muna na bayaran ang kaukulang mga estate taxes patungkol sa properties sa estado ng magulang. And after na mabayaran tong mga estate taxes na ito, pwede na na mapanimulan yung proseso ng pagpapalipat sa pangalan ng mga anak yung properties na mamanahin nila sa kanilang namatay na magulang. Bilang tagapagmana, hindi maipapasa sa iyo ang utang na naiwan ng iyong magulang. Sisingilin ito sa estate or properties na naiwan nila. Bago manahin ng anak yung mga properties, babayaran mo na yung estate taxes, then kailangan muna na mag-iwan ng provision sa mga utang. Kung ano matira after na mabayaran yung utang, yun pa lang yung mapupunta bilang mana nung anak. Kapag sinabing estate, nakapaloob dito ang lahat ng ari-arian na iwan ng kanilang mga magulang o testator. Sino-sino ba ang maaaring magmana sa estate ng isang pumanaw? Sa succession, meron tayong tinatawag na mga compulsory heirs. Ito ay nahahati sa 3 category: primary, secondary, at concurring compulsory heirs. Sa primary compulsory heirs, nandyan ang legitimate children at legitimate descendants. Sa secondary, nandyan ang legitimate parents or ascendants at illegitimate parents. Sa concurring compulsory heirs naman, nandyan ang surviving spouse, illegitimate children, at iba pang illegitimate descendants. Ang disinheritance, lagi-lagi, kailangan na nakalagay yan sa isang last will. So kung walang last will, verbal lang yan, ako, hindi valid yan. Pwede pa rin magmana yung anak. Ayon sa Civil Code of the Philippines, maaari lamang ma-disinherit ang isang compulsory heir sa ari-arian ng kanyang mga magulang sa mga sumusunod na dahilan. So kailangan may dahilan para ma-disinherit ang anak. And dapat yung dahilan na yon is isa sa mga grounds para makapag-disinherit ng anak alinsunod sa Civil Code of the Philippines. Para maging valid ang isang disinheritance, dapat ito ay nakasulat sa will. Ikalawa, nakaspecify sa will kung ano ang dahilan. Dapat din totoo ang dahilan para ma-deny ang isang compulsory heir. Dapat ay total disinheritance, meaning wala siyang mamanahin sa anumang ari-arian ng kanyang magulang. At panghuli, walang anumang kondisyon o dapat ito ay unconditional.
Kailangang nakasulat sa will na hindi niya pamamanahan ang compulsory heirs para magkaroon ito ng bisa. Kapag yung magulang verbally, no, sinabi lang niya na hindi magmamana yung anak niya or hindi kita pamamanahan. Ganun lang yung sinabi niya. As simple as that. Pero yung magulang walang ginawang huling habilin para ma-formalize yung disinheritance. Hindi valid yun sa batas. Kasi kailangan at kailangan para sa disinheritance na mailagay ito sa last will. And kailangan na yung disinheritance ng anak for grounds na nakalahad sa batas. Kapag nasunod lahat yan, legal yung disinheritance. Kapag yung will ay aprobado ng hukuman, pwede mong maipatupad yung disinheritance. Kung isa kang compulsory heir, maaari ka rin namang umapela sa korte kung hindi ka pinamanahan. The only way na pwedeng ma-question yung disinheritance is, unang-una, questionin mo yung validity ng will. Ang will, pwede yung ma-invalidate kapag naipakita na yung mga formalities, solemnities na nakalagay sa batas para maging valid ito, hindi nasunod. Isa rin sa mga compulsory heir ayon sa Civil Code of the Philippines ay ang mga illegitimate children. May property siya at may pera pa. Eh, anak sa labas lang yan eh. Ang illegitimate children ay may karapatang magmana sa ari-arian na mga umampon sa kanya. Kailangan maging legal ang adoption sa bata. Ayon kasi sa batas, ang legally adopted child ay maituturing na legitimate na anak ng umampon sa kanya. Kung hindi legally adopted, wala siyang karapatang magmana. Pero kung may matatanggap siya na mana, dapat nakasulat ito sa will. Actually, kung kinupkop nga ng magulang yung bata pero hindi naman siya legally adopted, pwedeng magmana yung kinupkop niya basta't mayroong will o huling habilin yung magulang kung saan naglalaan siya ng bahagi ng kanyang mga ari-arian na ipapamana niya sa kinupkop niyang bata. Pwede yon. Kapag walang naiwang last will and testament ang magulang, ang mga compulsory heir pa rin ang magmamana ng ari-arian ng kanilang magulang through intestate succession. Pantay-pantay ang magiging hati sa estate na naiwan. Kapag yung magulang, namatay siya na walang huling habilin, ang batas pa rin ang nagtatakda kung sino ang magmamana sa kanya. And sa Civil Code of the Philippines natin, kapag ang magulang walang naiwan na will, ang mga anak pa rin niya ang pangunahing mga tagapagmana niya. Ang state o estado ang maaaring kumuha nito. Kailangang sumunod ng estado sa anumang rules na inilatag bago makuha ang ari-arian ng isang namatay na walang tagapagmana. Matapos na mabayaran ang mga pagkakautang or charges ng isang pumanaw, ang mga ari-ariang natira ay mapupunta sa municipality or city kung saan residente ang decedent. Ang municipal o city na nakakuha sa ari-arian ay dapat gamitin ito para sa benepisyo ng publiko. Ang episode na ito ay gabay lamang. Mas maiging kumonsulta pa rin sa mga eksperto o abogado kaugnay sa inyong mga ari-arian. Ako si Bea Iglesia para sa GMA Integrated News.